mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayong ikapito ng Hulyo, taong 2022, ang isa sa mga pinakamahalagang araw ng mga mag-aaral at ng mga magulang mula sa 10 baitang. Ngayong taong panroan 2021 hanggang 2022. Mga mag-aaral, mga magulang, mga panauhin, mga kapwa ko guro at kasamahan sa sintang paralan ng General Liceo Heronimo Memorial National High School Gulod Annex. Samahan po ninyo akong saksihan ang 2 taon ng palatuntunan ng paglilipat antas o virtual moving up ceremony mula sa 10 baitang, pangkat Ola at pangkat Heronimo. Ang ating palatuntunan na may temang graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubo. Ay sadyang napaka-espesyal sapagkat ito ay resulta ng 4 taong pagsusumikap at pagpupursige ng mga mag-aaral at mga magulang kasabay ng hamon ng pandemya na ating kinaharap. Ating simulan ang programa sa pamamagitan ng pagsabay sa pag-awit ng Pambansang Awit ng Pilipinas at susundan ng panalangin sa pangunguna ni Kiesa Villalba na mula sa pangkat Ola, Batang May Karangalan. Ito ay susundan ng Calabarzon March, Rizal Mabuhay at Himno ng Rodriguez sa pagkumpas ni Ginang Penelope Dirul, guro sa KLE. Iukupo natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang ganapin ang aming virtual moving up sa araw na ito. Hinihiling po namin na inyo po kaming gabayan upang maidaos at maging matagumpay ang programa na aming gaganapin sa araw na ito. Nagpapasalamat po kami na sa kabila ng pandemyang ito, natapos namin ang aming pag-aaral sa kabila ng maraming paghihirap na aming pinagdaanan. Maraming salamat din po sa pagbibigay ng kalakasan sa aming mga magulang at mga guro na walang sawang sumabaybay sa amin sa pag-aaral. Ang lahat po na ito ay hinihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Dito sa atin mo ka nagalubog,
sa ilang bayan. Nanabigan kang tangi-tangi, manalim at pakailanman. Ang mga Rizalian ay masisikap, puso't iba sa Diyos bayan at sa kapwa. Mapadalamig na kagaisa sa pangulo ng mga taong may tangan. Sa isang mabuhay, paunahin kang nalabitan. Sa kultura at kabuhayan, pinagpala ng may kapal. Buhay namin na kalaan, maglingkot sa ilang bayan. Nalabigan kang tangi-tangi, malamig magpakailanman. Nalabigan kang tangi-tangi, malamig magpakailanman. Mensahe ng pagbati ng paaralan, ipinapakilala ko po sa inyo ang ating minamahal na punong guro, Dr. Esmalia P. Cabalan. Pagbati at pasasalamat ang aking ipinapaabot sa mga magulang at tagapag-alaga ng mga bidang mag-aaral sa pagtitipon na ito. At sa ating mga junior high school completers, magandang araw po. Saludo din po ng pasasalamat ang pinapaabot namin sa mga nakaagapay naming kapartners upang ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa General Liserio Jeronimo Memorial National High School Gunod Annex ay matugunan para sa kanilang kinabukasan. Una po sa ating provincial government sa pamumuno ng ating mahal na punong lalawigan, kagalang-galang Rebecca Inares, sa mabilis na pagtugon sa mga hiling nating maisaayos ang ating paaralan. Nakasalukuyan sa Maine ay ongoing ang repair ng mga physical facilities. Maraming salamat po, Governor Nini. At pagbati na din ang ipinapaabot namin sa bagong pamumuno ni kagalang-galang Nina Inares, ang ating punong lalawigan. Congratulations po.
Maraming salamat din sa ating lokal na pamahalaan, sa naging pamumuno ng ating punong bayan, kagalang-galang Dennis L. Hernandez, na naging kasama namin kayo sa pagtugon sa pangangailangan ng paaralan. Maraming salamat po at saludo sa mapagkalingang paglilingkod sa amin. Your leadership is beyond compare. Saludo po. Kasagabay din nito ang aming pasasalamat, ang aming pagbati sa bagong pamumuno ng ating bagong halal na punong bayan, kagalang-galang Ronnie S. Evangelista. Matikas na saludo po, sir, at congratulations. Pasasalamat din ang aking pinapaabot sa masipag na kapitana ng San Isidro, kagalang-galang Karen May L. Hernandez, na sa tulong ninyo, malayo na po ang narating ng ating paaralang Bulod Annex. Salamat po sa mapagmahal at pagkalinga nyo sa ating paaralan. Maraming salamat din sa ating pinapaabot sa ating GPTA officers, sa mamuno ni Ginang Michelle V. Reduta, at sa ating stakeholders, salamat muli sa isang taong pakikipagkapit-bisig sa ating paaralan. Infinite thanks also is accorded to our DepEd family, to our Secretary, Dionor Briones, to our Regional Director, Francis Bringas, and ARD, Sherilu De Mesa, to our SDS, Susan Oribiana, and ASDSS, Babylin Pabid and Gloria Roque, and to our PSDSS, Fredelito B. Cabalang and Maria Cristina Camarse. Thank you for all your support, guidance, and assistance to our school. And also, thank you to our Ka-General teachers and non-teaching staff. Graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa pagsubok. Kayo ay grade 8 noon, nagsimula ang pandemic school year. Lahat ay nag-alala dahil sa hindi pa makita ang buong plano kung paano maipaipot sa inyo ang edukasyon. Lahat na lungkot dahil alam ng bawat isa na hindi kayo makakapasok na sa paaralang nakasanayan ninyong puntahan sa araw-araw. Na hindi na kayo magkikita-kita ng inyong mga kaibigan at baka din ang iba sa inyo ay natuwa dahil hindi na kayo magkikita ng inyong teacher na favorite niyong pansinin. Yeah, joke lang po. Lahat tayo, kasama kaming mga guro, ay may ganun din agam-agam nung panahong yoon. Pero napagtagumpayan natin dahil pare-pareho po tayong naging masigasig sa ating mga pangarap at naging matatag tayo sa mga pagsubok. Kaya tignan ninyo kung nasaan na tayo ngayon. Tatanggapin nyo na ang Certificate of Completion nyo sa Junior High School. At kayo nga po ang unang batch actually na Junior High School Completers ng Bulod Annex. Naging mahirap man na daan ang tinahak natin. Naging tunay na kawal. Tunay na tatag ng isang general ang umiral sa atin. Para ang lahat ng mga pagsubok ay ginapi natin dahil sa mga pangarap natin na tayo dapat ay paparating doon. Doon sa pag-abot ng ating mga pangarap. Na ang mga magulang ninyo ay siya yung naging inspirasyon upang hindi sumuko sa laban. Our dear completers of Bulod Annex, sa araw na ito, lilinisanin ninyo ang inyong paaralan na may mga bagong kahusayan, baong kahusayan, katalinuhan, katatagan, kayabangan, na may kasamang kababaang loob, na kayo ay batang kaheneral, hinubog sa General Liserio Jeronimo Memorial National High School Bulod Annex, the home of the generals. Congratulations and may God bless you on your next journey. Maraming salamat, Dr. Ismaria P. Cabalang, tagumpay ng maituturing ang ating programa sa araw na ito sapagkat sa kabila ng pandemya, ang mga mag-aaral ay tagumpay na naitawid ang kanilang pag-aaral. Upang ihatid ang pagbati mula sa kagawaran ng edukasyon, atin pong saksihan at bigyan ng masigabong palakpakan ang ina ng kagawaran ng edukasyon, kagalang-galang Dr. Leonora M. Briones. My warmest greetings to all the school officials, administrators, faculty members, and advisors, teachers,
parents and guardians of the graduates and completers of school year 2021-2023. On behalf of the Department of Education, or DepEd, I am proud to celebrate the successes, the milestones, and achievements of this batch of graduates and promoted students in this year end of school rights with the theme K-12 Graduates Pursuing Dreams and Fostering Resilience in the Face of Adversity. In the past 6 years, we committed our mandate to enhance the quality of education, broaden its access, and ensure its relevance in the rapidly changing world. DepEd endeavored to address each challenge by instituting programs and reforms in the department. We have fully implemented the K-12 curriculum and the aggressive reforms of Sulong Edukalidad to produce globally competitive learners and teachers. We also expanded our mission for accessible education by strengthening the Alternative Learning System, or ALS, and the Last Mile Schools programs to reach more Filipinos. Likewise, we also established the National Academy of Sports and Education Futures Unit to create more opportunities for our learners to anticipate the future of the education system in the country. Committed to sustaining the momentum, the department has developed and implemented the Basic Education Learning Continuity Program, or BELCP, where we offered various learning modalities and produced award-winning initiatives such as DepEd TV, DepEd Commons at the height of the pandemic. Eventually, the department held its grounds against an unprecedented challenge in basic education as we progressively expand the reintroduction of face-to-face classes in the country. Indeed, education is a shared responsibility. This is why we express our utmost appreciation to our dear parents and teachers for being our partners in nurturing the youth throughout the years. To the class of 2022, resilience is in your blood. You have survived one of the toughest times in human history, yet still embraced education as your primary tool to success. I believe that with your passion and purpose, you can reach your dreams and change the world. May you keep on harnessing and imparting wisdom as together we will build a nation of competent global citizens and future leaders as well as good Filipino citizens. Thank you. Maraming salamat po, Ginang Briones. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang mensahe mula sa ating DepEd Region 4A Calabarzon na ibibigay ng ating Regional Director, Francis Cesar B. Brinas. March 2022 completers and graduates, a pleasant day to all of you. You are in a very momentous event of finishing your basic education at a time when we are uncertain about so many things. We are meeting the challenges brought about by COVID-19 pandemic, and this should be a day to remember all your life because you finish your basic education despite the adversities brought about by these difficult times. The theme for your commencement exercises, K-12 graduates, pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity, carries three very important keywords, and I would like to talk about them. The first is adversity. For the past 2 years, we have been faced with the challenges brought about by this pandemic
and it has changed our lifestyles. It has changed the educational landscape abruptly. In fact, it is irreversible change that we have encountered. These are adversities that have, I suppose, helped all of us change our ways in the past. For learners like you, these adversities that you have faced have really challenged you in a way. They have changed the way you feel about other people, particularly your classmates, parents, and teachers because of the lack of physical interaction with all of them. As usual, and as a rule of law or of nature, when we are faced with adversity, we instinctively learn to be resilient. I would like to believe that all of you graduates have developed the quality of being resilient in times of difficulty and adversities. You will carry the quality as you go through the higher level of education in college or in technical courses or other courses that you may want to pursue. But if there is one important lesson you have learned from this pandemic, it is how to become resilient to successfully face the challenges that come your way. And finally, the very important word in your theme, dreams. You are in the stage of educational life where you start to dream of what you want to become in the future. But do not just dream, do something to achieve them. I challenge all of you graduates to make sure everything that you do is in the pursuit of your dreams so that you will become successful in the future. I challenge you to widen your circle of life so that it will improve your aspirations for the future. Remember what they say. Our life is like enclosed in a circle. You cannot find your dreams inside your circles. They are always found outside. So go out and explore. Chase your dreams. Pursue your dreams. Do something to achieve these dreams. Remember, dreams are outside your circle and so are other people. Other people who will help you achieve your dreams. Other people who will provide you with necessary moral support and even financial support. Be careful not to hurt them in pursuit of your dreams. Again, let me congratulate you for being resilient despite adversities. Your being resilient now will help you pursue your dreams in the future. Congratulations, Batch 2022! Maraming salamat po sa ating Regional Director. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang mensahe ng masipag at tagapanihala ng mga paaralan sa Rizal. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ginang Susan De Leon Orebiana. Sa lahat ng mga kapwa ko, tagapagtaguyod, ng dekalidad na edukasyon dito sa lalawigan ng Rizal, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isang kabanata na naman sa kasaysayan ng bawat isa sa atin, lalo na sa mga mag-aaral, ang buling nagwakas. Katuparan ng mga hiling, pangarap at nithiin sa buhay na sama-sama nating muling na ipakatuparan at natupad. Graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Mga katagang ating naging paksa para sa pagdiriwang ng pagtatapos ngayong taong pampanuruan 2021 hanggang 2022. Ito ang naging panuntunan at inspirasyon ng kagawaran ng edukasyon. Sa bawat yugto na pinagdaanan nito ay bahagi lamang ang dekalidad na edukasyon para sa lahat ng mga mag-aaral. Buong pagmamalaki at taus-puso ang aking pagbati sa lahat ng mga mag-aaral na naging matatag sa lahat ng hamon ng buhay. Hindi naging madali ang lahat ng inyong pinagdaanan, lalo na sa mga bagong sistema ng edukasyon at ng inyong pag-aaral. Sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng pag-aaral ngayon,
o distance learning modalities, painyong masigasig na hinarap at natupad ang inyong mga pangarap sa kabila ng mapaghamong banta ng kapaligiran, bunsod ng makabagong normal. Matiyagan ninyong tinapos ang lahat ng mga itinakdang gawain sa inyo ng inyong mga guro, di ba? Ngayon, tapos na ninyong puyat at pagod sa paglalaan ng oras at panahon sa inyong mga modules. Tagumpay! Binabati ko rin maging ang ating mga kasangga sa pagtataguyod ng pag-aaral ng mga mag-aaral ngayong pandemya, ang mga magulang. Sila ang naging mga pangalawang guro sa inyong mga tahanan. Saludo po ako sa inyong pagmamalasakit at pagtugon sa hamon ng bagong setup ng pag-aaral natin ngayon. Salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong panahon upang sabay natin tuparin ang mga pangarap ng ating mga anak. Kaya naman, isa kayo sa naging dahilan ng tagumpay natin. Always do your best. What you plant now, you will harvest later. That's from Og Mandino. Ito ang isa sa sikreto ng masigasig na mag-aaral na nagsisikap maabot lang ang kanyang mga pangarap. Magsilbinawa itong inspirasyon sa pagpapatuloy ng inyong paglalakbay sa mundo, na tanging ang edukasyon lamang ang susi na magdadala sa inyo sa pagtatagumpay. May magsasarang kabanata, ngunit mayroon namang magsisimula. Magsisimula na muling tahakin ang lahat ng panibagong hamon ng buhay. Laging tatandaan na sa bawat mabuting ginawa mo sa iyong sarili at sa iyong kapwa ay may kapalit na naghihintay sa tamang panahon. Salamat din sa mga kapwa ko guro na siyang naging daan upang ang mga pangarap na bawat mag-aaral ay matupad. Walang maitutumbas sa inyong mga pagsasakripisyo para sa ating mga kabataan. Walang pagsidla ng aking kagalakan sa inyong masigasig na pagpapanday ng karunungan at sa pagiging instrumento upang ang mahihiling at mithiin ng ating mga kabataan ay maisakatuparan. Kasama ang lahat ng mga kawani dito sa DepEd Rizal. Buong pagmamalaki ko kayong binabati sa pinakamahalagang araw ng inyong buhay. Naway ang lahat ng inyong natutunan sa inyong pag-aaral ay magsilbing lunsaran tungo sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa. Naway isabuhay ninyong lagi ang pagiging maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Muli, sa inyong matagumpay na pagtatapos ay isang masayang pagbati. Padayon, Batang Rizaleño, Sulong Edukalidad. Maraming salamat po, Dr. Oribiana. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang mensahe mula sa ating DepEd Division of Rizal, ang masipag nating Assistant Schools Division Superintendent, Ginang Babylyn M. Pambit. Warmest greetings to the school officials, administrators, teachers, advisors, parents, and guardians of the completers and graduates of school year 2021-2022. Your determination is commendable
for you really work hard to ensure that quality education is continuously delivered despite the pandemic, as well as all the stakeholders and local government units who extended the necessary assistance in the delivery of the Basic Education Learning Continuity Plan. All of us suffered during the pandemic. Countless lives, jobs, opportunities, and other sources of income were lost. Yet, by God's grace, we survived, and the delivery of quality of education never stopped. The will to educate, the will to learn, the will to survive served as the inspiration for all of us to never give up. The pandemic failed to dampen your Rizaleño spirit, for you were imbued with the resolve to pursue your dreams and foster resilience in the face of adversity. To the class of 2022, you belong to a rare breed of learners. You have experienced incredibly hard to overcome many challenges, including transitioning to life on campus and adapting in the face of a global pandemic. Your perseverance and dedication to your education has been inspiring to watch throughout this unprecedented past few years. You have truly earned this moment. You are now ready to face more challenges that may come your way. I look forward to seeing you burst upon the world as you grab hold of your dreams, diploma in hand, and make them come alive. Continue dreaming and working in pursuing your dreams. Congratulations, 2022 completers and graduates. Maraming salamat po ng Pambid. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang mensahe mula sa ating pangpurok na kagamasid ng Rodriguez, Ginoong Fredelito Cabalan. My warmest greetings to all the parents, teachers, and of course, the school head for this momentous event. My respect and appreciation is also awarded to our local government units for their continuous support for this another milestone of our students. I would like also to take this opportunity to extend my gratitude to the PED family headed by our school's division superintendent, Ma'am Susan De Leon Oribiana, for her unsolicited guidance and support to every school. Congratulations, completers and graduates of Batch 2021-2022. I can proudly say you made it. At this moment, you are reaping the fruit of your commitment to pursue your studies amidst the pandemic. Though the situation is not favorable, for some of you have not seen your teachers and classmates in person for a long time, I know that you are fully embrace the new normal, which is now our trend in achieving our dreams. This year's theme, K-12 graduates, pursuing dreams and fostering resilience in the faces of adversity, is really relevant to what you are experiencing right now. Mahirap man ang ating kalagayan dulot ng mga di inaasahang pangyayari, subalit kailangan natin tumayo, maging matapang, maging malakas, at higit sa lahat, magiging kapakipakinabang sa ating kapwa para malagpasan natin ang lahat ng pagsubok na dumarating. Tandaan natin na ang mundo ay bilog. Sa kanyang pag-ikot ay darating din ng isang umaga na magbibigay ng pag-asa at ligaya sa ating buhay. Magsikap kayo na makatapos ng pag-aaral at makamit ang pangarap. Sa mga magulang at mga guro, higit na kailangan ng ating mga anak at mag-aaral ang inyong suporta at paggabay ngayon. Sikapin natin na ibigay ang dekalidad ng edukasyon sa kabila ng pandemya na ating kinakaharap.
sa ating mga mag-aaral, ito pa lamang ang simula ng mahabang paglalakbay. Keep chasing your dreams. Laging magdasal at humingi ng paggabay sa ating dakilang logika. Always stay strong. Again, congratulations. Maraming salamat po, Ginoong Kabadang. Ngayon naman po ay dumako tayo sa pagbati mula sa isa pang tagamasigpang purok ng Rodriguez, Ginang Maria Cristina Camarse. Sa aking kapartner sa Rodriguez Sub-Office, Mr. Frederito V. Kabalang, sa natatangin po ng guro ng paralan, sa innovative and hardworking ng mga guro, sa mga supportive ng mga magulang at external stakeholders, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay matutunghayan na ang pagpapakilala sa mga natatanging mag-aaral na nagbigay oras at nagsunog ng kilay upang makamtan ang mga karangalan sa gitna ng pandemya. Naging matatag ang lahat upang makaraos at mapagtagumpayan ang pandemyang ito. Walang imposible kung lahat ay tumutulong-tulong at makuha natin ang ating minimithi. Education is a ticket or way for our success. Hindi mapipigilan ang edukasyon kahit sa anong paraan ay gagawa upang ito ay maabot. Siya ang magiging kalasag sa pagbangon natin ng panibagong bukas. Resilience is accepting you in the new reality, even if it is less good that you had before, by Elizabeth Edwards. Pagtanggap sa new normal trends sa edukasyon ay makakalaya tayo sa hirap ng buhay, kalooban, suliranin sa panibagong bukas. Ang lahat ng mga aral na nakatanggap ng medalya, congratulations to all. Baunin ninyo ang pangyayari sa nanaganap sa ating buhay upang lumawig ang mga pangarap at makatayo tayo sa magandang bukas. Manalangin tayo na gabayan ni Ama sa lahat ng ating gagawin. Muli, isang magandang araw po sa inyong lahat. Congratulations to all. Sa punto pong ito, ating namang pakinggan mensahe ng Ama ng Bayan ng Montalban, kagalang-galang Mayor Ronnie S. Evangelista. Magandang araw po sa ating lahat and congratulations sa lahat ng magsisipagtapos at congratulations din po sa mga magulang ng mga magsisipagtapos. Alam ko na kung gaano kasaya ang mga nagsisipagtapos ay lalo ng mas lalo masaya ang mga magulang na nagsisipagtapos. At I'm very sure that you are now proud parents sa mga anak nyo na nagsisipagtapos. Sa mga kabataan na magtatapos, please follow your dreams. Please follow your dreams. Sundan nyo yung mga pangarap ninyo sa buhay. Let us press on. Magsikap po tayo para marating po natin yung gusto natin na marating. Sabi may kasabihan niya na yung mga pangarap natin ay kung hindi natin bibigyan ng diin, kung hindi natin tatrabahohin, that remains a dream. Pero yung mga pangarap po natin na pagsisikapan natin na matupad, that becomes a reality. So, hindi po yan na mananatili dapat na pangarap lamang. Kinakailangan po na trabahuhin natin yan. Kinakailangan po na mag-aral tayo, magsikap po tayo para marating po natin yung gusto nating paroonan. Ang pag-aaral ay walang katapusan. Alam po sa inyo, yung iba ay parang pagod na ng mag-aaral. Pero experience-wise, pagka tayo po ay nagtapos ng pag-aaral at magtatrabaho na po tayo, umpisa na rin po yun, panibagong pag-aaral. Wala po katapusan ng pag-aaral. Kaya kinakailan, let us be prepared na for continuous education. Wala po katapusan talaga ang pag-aaral. Kaya wag po tayo magsawa mag-aaral. Again, sa mga magulang po, may esteemed congratulations. I know na
kayo po ay tuwa-tuwa dahil napagtapos na yung mga anak po natin. At again, dito naman po sa mga nagsisipagtapos ay my congratulations as well. Mangarap po tayo, pero trabahin po natin, pag-aralan po natin, bigyan po natin ng diin, magsikap po tayo para marating po natin yung gusto nating marating. Magandang araw po sa ating lahat. At ito po ang inyong lingkod, nasusuporta po sa inyo kung ano po ang pwede natin na maibigay para marating nyo rin po kung ano yung gusto nyo mga pangarap sa buhay. Maraming salamat po. Ngayon naman ay pakinggan natin ang mensahe na mula sa ating maaasahan, masipag at mapagmahal na ina at GPTA President ng Gulod Annex, Ginang Michelle V. Redunta. Sa ating kagalang-galang na punong guro, Dr. Ismalia P. Cabalang, sa ating masipag na gurong namamahala ng Gulod Annex, Ginoong Alexander D. Tagulaw, sa lahat ng mga guro, mga kapwa ko magulang, at sa lahat ng mga nagsisipagtapos, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang magkaroon ng pagkakataong makapaghatid ng mensahe para sa araw na ito ay isang malaking karangalan para sa akin. Ako po at ang buong samahan ng GPTA officers ay buong pusong nagpapasalamat sa ibinigay niyong tiwala upang mapaglingkuran ang ating paaralan. Isang taong panunungkulan namin, nasaksihan namin ang mga hirap at pagsisikap na pinagdaanan ng aming mga anak upang makarating sa puntong ito. Bukod sa mga pagsubok na kanilang nilagpasan, nasaksihan ko rin ang lahat ng pagsasakripisyo ng lahat ng mga guro at mga magulang para sa mga mag-aaral. Taong 2019, buwan ng Marso, nagkaroon ng matinding pagsubok sa ating lahat. Ang pandemyang COVID-19 ay naging dahilan upang ang face-to-face classes ay mahinto at mapilitang manatili ang mga mag-aaral sa kanilang mga tahanan. Nakita ng dalawang mga mata ko kung gaano nahirapan ang anak ko at ang mga kapwa niya mag-aaral sa bagong sistema ng pag-aaral na ito. Kasabay nito ay ang pagsusumikap ng mga magulang upang matulungan ang kanilang mga anak at ang paggawa ng mga guro ng iba't ibang paraan upang mapadali ang paraan ng pag-aaral nila sa panahon ng pandemya. Sa mga kapwa ko magulang, alam ko pong hindi biro ang ating mga pinagdaanang hirap upang maitaguyod ang pag-aaral ng ating mga anak. Sa mahal naming mga guro, labis po kami nagpapasalamat sa walang sawang pagsuporta at paggabay sa aming mga anak. Maraming salamat po sa inyong pagsusumikap upang maturuan ang bawat isa sa kanila. Naway ipagpatuloy niyo pa ang pagbabahagi ng kaalaman sa mga susunod na mag-aaral ng paaralang ito. At para sa mga magsisipagtapos sa araw na ito, maraming salamat at hindi kayo huminto sa pagsisikap upang makarating dito. Sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, ay naririto pa rin kayo. Patuloy humahakbang patungo sa tagumpay. Naway inyong laging tandaan na hindi pa dito nagtatapos ang inyong paglalakbay. Sana'y huwag niyong itigil ang paglalakbay patungo sa daan ng inyong tagumpay. Hiling ko na kayo ay magsipagtibay sa mga susunod pang pagsubok. Muli, ako at ang buong GPTA officers ay bumabati ng maligayang pagtatapos sa mga mag-aaral ng school year 2021-2022. God bless us all! Sa puntong ito, ating saksihan ang isa sa pinakatampok na bahagi ng ating palatuntunan, ang presentasyon ng mga junior high school competitors na ibibigay ng ating gurong namamahala, Ginoong Alexander D. Tagulaw. Maraming salamat, Ginoong Alexander.
sa ating tagapamalihala ng mga paaralan sa lalawigan ng Rizal, Ma'am Susan D. Orebiana, sa ating mga purok na tagapamasid sa Rodriguez, Ginoong Predilito B. Cabalang, at Ginang Maria Cristina C. Camarse, at sa ating masipag na school principal, Dr. Smalia P. Cabalang. Ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 54 na lalaki at 41 babae na may kabuuang bilang na 95 magsisipagtapos ng Junior High School Program sa ating paaralang General Liserio Jeronimo Memorial National High School, Gulod Annex. Sa taong panuruan, 2021 hanggang 2022. Matagumpay po nilang natupad ang mga kinakailangan sa pagtatapos ng Junior High School Secondary Curriculum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. At upang ipakilala ang mga mag-aaral sa Pangkat Jeronimo at Pangkat Ola, ating bigyan ng masigabong palakpakan ang mga gurong tagapayo mula sa 10 baitang, Ginoong Richard Jefferson Narda at Ginang Herminia Empleo. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang mga bata magsisipagtapos mula sa 10 bantang Pangkat Jeronimo. Mga lalaki, Apoyo Paul Edison. Batazar Justin D. Tamar Jomel Rojas. Tamar Frank Kimbe. Campano Martia. Casero Christian. Comendo Charles. Dignadise Capilla. Virginia James Wallace, Bata May Karahanan. Esparago Gilberto. Jose Ryan. Galicia Patrick Renier. Gatero John Mati. Gian Patrick. Luna Elisandre.
Manyara Lawrence. Gerardo Junior Ramon, Batang May Karangal. Musa Danre. Nolan Armour. Biyanya Rafael Dios. Reguanos Janvier. Signap Ken Gabriel. Angel Dominique. Tim James Russell. Tizon John Bryan. Ernest Stephen Rex. Mga babae, Armas Quezalia, Bakal May Karangalan. Bonaire Minuet. Bora Sofia Luis, Bakal May Karangalan. Pampano Aika, Bakal May Karangalan. Carbonel Ashley Kenya, Batang May Karangalan. Cayetano Angelini, Batang May Karangalan. Cuartero Honey May. De los Reyes, Nexania, Batang May Karangalan. Fulgencio Chinime, Batang May Karangalan. Gerlingo Lupi, Batang May Karangalan. Gerlao Triote, Batang May Karangalan. Jorge Saibin Rain. Victas Ariza. Magno Sherilyn,
Ortiz, Jemian May. Panama, Jasmine Clare Nico. Reduta, Irish, parang may maraas na parangalan. Sarmiento, Celine Dior. Vivian, Travis, parang may parangalan. Kinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang mga batang magsisipagtapos sa ikasampung balitang Pangkat Ola. Mga lalaki, Marton Daniel William. Bernas Jolas. Clavel Justin. Cruz Gian Marky. Batang may karangalan. Paderno Sander Gabriel. De La Paz Noel. Echegoyen John Cedric. Hermoso John Lloyd. Yonero Wilbur. Lopez Lainier Wallen. Madrelemos John René. Mangiog Jefferson. Mokhen Kenji. Sembrano Lester Josh.
Son James Bryan. Valentino Angelo. Sonia Ronald. Valieta Mariel Ann. Bohol Dinero Bianca. Batang may karangalan. Kitiyarang Mikayla, batang may karangalan. Dileon Yesaya Sandara. Lavarias Maika Allison. Marco Elisha Hanna, batang may karangalan. Martinez Jewel Niesha, batang may karangalan. Menciano Merlin, batang may karangalan. Natividad Lisa May. Ortiz Jelly Ann. Sarmiento Mary Grace. Sotaridona Natalie Pauline, batang may karangalan. Villalba Kesa Leyhan, batang may karangalan. Thank you.
Pagbati ang aming ipinaabot sa lahat ng mag-aaral at mga magulang. Ngayon naman po ay ating tunghayan ang pagpapakilala sa mga nataming mag-aaral sa taong ito. Mga mag-aaral na nagpakita ng kasiyasiya at kahangahangang katangian sa pag-aaral. At upang ipakilala ang mga nataming mag-aaral sa taong ito, na iyahatid ng ating gurong namamahala ng Gulod Alex, na si Ginoong Alexander D. Tagulaw. Maraming salamat, Ginoong Nunez. Ikinararangal kong ipakilala sa inyo ang mga batang nagpakita ng kanilang angking galing at talino para sa taong panuruan 2021 hanggang 2022. Gian Marky Cruz, with honor. Judea Bethany Abiharo, with honors. Andrea Nicole Cruz, with honors. Kiara Micaela David, with honors. Jella Riz Dumantay, with honors. Elisha Hala Malto, with honors. Jewel Mayesha Martinez, with honors. Merlin Minciano, with honors. Natalie Pauline Cotardona, with honors. James Wallace Aquina, with honors. Ramon Mirando Jr., with honors. Jaya Rian Armas, with honors. Sofia Luis Borja, with honors. Aika Campano, with honors. Ashley Kenya L. Carbonet, with honors. Angelin D. Cayetano, with honors. Nexania D. De Los Reyes, with honors. Gine May A. Valencio, with honors. Dubrin A. Berlingo, with honors. Lope N. Derolao, with honors. Paris D. Villan, with honors. Hazel Laika D. Tide, with honors. Yesa D. and R. Villalba, with honors. At ang natatanging mag-aral na nagkamit ng mataas na karangalan, Irish D. Reduta. Sa maraming batang nagkamit ng karangalan sa araw na ito, ay may isang namumukod-dami na nagpamalas ng higit na kasiyasiyang katangian sa lahat. Mga kasama, sa araw na ito, ating bigyan ng masigabong palakpakan ang kakatawan sa mga maglilipat ng antas, batang may mataas na karangalan, Irish V. Reduta. Ating minamahal na guro, Dr. Esmalia P. Cabalang, sa ating masipag na gurong namamahala ng Gulod Alex, Ginoong Alexander D. Tagulaw,
sa lahat ng mga kaguruan ng General Celio Memorial National High School, lalo na sa mga kaguruan sa Bulod Annex, sa lahat ng mga magulang at kapwa ko nagsisipagtapos sa araw na ito, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Isa pong malaking karangalan para sa akin ang magsalita sa harap ninyo. Alam ko pong ang Diyos na makapangyarihan ang nagbigay ng pagkakataong ito kaya't hindi natin siya dapat biguin. Apat na taon ang nakalipas, taong 2018, na una tayong pumasok sa Bulol Annex. Tayo ang pinakaunang batch ng mga mag-aaral sa paaralang ito. Napakaganda ng ating paaralan sapagkat maraming halaman at mga puno. Maraming makikita mga hayop, sariwa ang hangin, maluwag at malinis ang kapaligiran at maraming silid-alaran na pwedeng pagtakbuhan at pagtaguan. Kaya nakaka-proud at ganda talaga ang karamihan na mag-aral at pumasok sa ating paaralan. Nagsimula tayo sa ikapitong baitang na dalawang seksyon lamang noon at mayroon tayong Fantastic Four ng mga guro. Nasaksahan natin ang kanilang mga sakripisyo at pagsasumikap sa kanilang pagtuturo at talaga namang napakasaya ng ating mga alaala sa unang taon sa pagsisimula ng ating pag-aaral. Sa loob ng apat na taon na iyon ay maraming naganap. Mga pangyayari talagang tumatak sa ating puso at isipan. Ang mga ligayang lungkot na ating naranasan habang tayo ay nag-aaral ang siyang bumuo sa ating makulay na high school life. Hindi makakalimutan ang pagiging pasaway ng ilan natin mga kaklase na naging sakit ng ulo sa mga guro. Nariyan ang pagiging huli sa klase, mga pasimpleng daladala na habang nagsasalita ang guro sa harapan, mga away bati sa mga liliit na bagay, mga secret crushes at kung ano-ano pa. Siyempre, alam naman natin na bahagi ng kabataan ang simula ng kamustusan at pagiging pasaway. Ngunit, sa tulong na din ng aming mahal na mga guro, unti-unting nahulma ang ating mga pagkatao at naging maseryoso sa buhay hanggang sa makamtan ang tagumpay na ito. Ang ating batch ay talaga namang pinagpala ng mga talento at potensyal sa iba't ibang larangan. Sinikat nating diskubrehin, isagawa at isabuhay ang ating mga kakayahan at talento sa ating mga performance tasks, paggawa ng mga proyekto at pagsali sa mga kompetisyon sa tuwing may mga selebrasyon o festival sa iba't ibang asignatura. Dahil dito, talaga namang natuto tayo sa iba't ibang kaalaman, nalinang ang kakayahan at napaghusay ang personalidad at wastong pag-uugali. Siyempre, ang bawat tagumpay ay may pinagdaanan na hirap at pagsisumikap. Minsan may tampuhan tayo sa mga wala namang kwentang bagay. Hindi inaasahan, natigil ang ating pag-aaral dahil sa pandemya COVID-19. Tayo noon ay nasa ikawalong baitang noong taong 2020. Nagkaroon ng malawakang pagbabago sa mundo, lalo na sa edukasyon. Ito ay nagdala ng malaking pangamba at pagkabalisa sa ating lahat. Kinailangan natin huwag lumabas. May ilan sa ating pangamismo o mga kaanak ang nagkasakit at namatayan. Mas naging mahirap ang ating pag-aaral sa new normal setup ng edukasyon kung saan hindi tayo pumapasok sa eskwelahan at tamang pagsagot sa module at evaluation lamang ang kaharap at pakikipag-ugnayan sa mga guro gamit ang messenger o group chat. Aaminin ko, talagang napakahirap na pinagdaanan natin ito. Pakalamdam ko'y tila dumoble ang hirap na kailangan natin harapin na magsimula ang modular distance learning. Tila lahat tayo ay nangangapa sa makabagong sistema ng pag-aaral. Hindi na maaaring makapag-usap ng personal, makapagulitin sa katabi at pumasok ng maraming baon. Totoong nakakamiss ang face-to-face classes. Napatuloy ang ganitong sistema hanggang sa tayo ay tumuntong sa ikasampung baitang at sa totoo lang, hindi ko inaakala na makakarating tayo sa puntong ito dahil na nakakatakot ang COVID-19. Saksi ang mga magulang ko noong mga panahon na gusto ko na sumuko at titigil ito. Hindi ako sanay sa ganitong setup ng pag-aaral at alam kong ganyan din ang nararamdaman ng ilan sa inyo. Dahil kami man ay may kakulangan,
Iisa cellphone lang ang pinaghahatian ng tatlong magkakapatid at mahina ang internet signal upang makapagbasa sa group chat at makapag-research. At may self problema din ng budget para makapag-load ng data. At alam ko, ganyan din ang marami sa inyo na walang sapat na pera para sa gadgets at internet connection. Ang resulta? Ang resulta ay marami sa ating kamag-aral ang hindi na makasabay sa mga talakayan. Sa sobrang hirap ay may ilan na sa mga klasiko ang nais na sumuko at itigil na ang laban. Maski ako ay nakakaramdam na rin ang kawalan ng pag-asa sa panahon ng pandemya. Doblang stress, pagod, at uyat at pagkalito ang ating naramdaman at naranasan. Salamat na lamang sa ating mga magulang na hindi tumigil sa paggabay at pagbibigay ng suporta. Gayun din sa ating mga butihing guro na nagpatuloy sa paggawa ng paraan upang mas mapadali ang ating pag-aaral. Dahil sa inyo, nagawa namin nagpasan ang mga pagsubok na ito. Kung hindi niyo po naitatanong, ang aking ama ay isang tricycle driver at nakikipasada lamang, habang ang aking ina ay housewife na siya naiiwan sa bahay at nag-aalaga sa aming magkakapatid. Hindi man ganoon kasagalang maituturo ng aming pamumuhay, ngunit sa tulong ng pagsisumikap ng aking ama at sa patuloy na pag-aalaga ng aking ina, ako ngayon ay naririto at nagkamit ng mataas na karangalan. Pero sa katotohanan, salamat Mama at Papa, dahil kayo ang tunay na nagkamit ng mataas na karangalan. Ang inyong pagmamahal at suporta ang nagsilbing lakas ko upang magpatuloy. Kayo at ang aking mga kapatid ang naging inspirasyon at mangunahing dahilan kung bakit ako ay patuloy na lumalaban. Ay dahil patuloy din kayong lumalaban at dugo at pawis na ang binubuhat para sa aming pag-aaral. Kayo ang nagsilbing kapahinahan sa mga nakakapagod na araw at uuwi sa ating maliit na tahanan, ngunit may malaking pagmamahal ng bawat isa sa ating pamilya. Kaya Mama Michelle at Papa Artemio, muli, maraming salamat po at ako ay inyong kinabayan sa aking bawat hakbang at hindi sumuko sa likna ng kahirapan at mga pagsubok. Para sa aking gurong tagapayo, Ginoong Richard Jefferson Narda, at para sa iba pa namin mga guro, sina Ginoong Alexander D. Tagulaw, Ginoong Ruel Nunez, Ginang Penelope Ul, Ginang Irene Agapatan, Ginang Vilma Aling, Ginang Hermina Empleo, Ginang Reyes Dapulag, at si Ginoong Marjie Castaneda. Ang ating mga butihing guro na ating nakasama sa buong paglalakbay natin bilang mga mag-aaral ng junior high school. Binigyan mo kami ng kaalamang hindi namin malilimutan kailanman. Kayo ang nagsilbing magulang namin sa loob ng paaralan. Kayo ang nagmulat sa aming mga pag-iisip at patuloy mong ipinaramdam na ang paaralan ay maaari din maging tahanan. Magkakaroon kami ng pagkakataong mag-aral sa ibang eskwelahan, tumahak ng iba't ibang daan at tumungo sa malayong lugar. Ngunit saan lang kami dalhin ang aming mga paa, kayo ay mananatili sa aming mga isipan. Hindi namin mararating ang aming mga patutunguhan kung hindi ninyo kami binabayan. Maraming salamat po sa paghatid sa aming panibagong daan at tatahakin at pagbigay ng susi sa pagtuklas ng mas mataas na kaalaman. Muli, maraming salamat sa inyo. Hindi lamang mga aralin mula sa libro ang inyong ipinagkaloob sa amin, pati na din mga totoong leksyon na aming magagamit sa pagharap sa tunay na buhay. At para sa aking mga kapwa mag-aaral, lalo na sa aking mga kaibigan, pinatunayan natin hindi lamang hirap at pagod ang dapat maramdaman sa pag-aaral. Kayo ang nagsilbing sandalan ko sa madidilim na araw at nakasama ko sa mga pagsubok na ating nalampasan. Binigyan niyo ako ng mga alaala na dadalhin ko habang buhay. Sigurado akong hahanap-hanapin ko ang mga presensya niyong lahat kasama ng mga karanasang pinagsalikman natin ng sabay-sabay. Sama-sama natin binuksan ang unang kabanata bilang mga mag-aaral ng junior high school at hindi pa ito ang ating pagtatapos, sapagkat tayo ay magsisimula muli ng panibagong yugto ng ating buhay. At sana ay sabay-sabay pa rin natin harapin ang susunod na kabanata sa pagtahak sa senior high school. Maaari tayo ay magkalayo at hindi na sama-sama haharapin ang susunod na level ng pag-aaral,
Ngunit masisiguro ko na ang mga panahong ating pinagsamahan ay hindi magbubura sa ating mga isipan. Naway ang mga alaalang ito ay ating dalhin at ituloy natin gabay patungo sa ating bagong paglalakbay. Huwag natin iwagawid ang mga kaalaman at ibandang loob na ipinagkaloob ng ating mga guro at ituloy natin leksyon at lakas ang ating mga kamalian at mga hindi magagandang karanasan. Dahil ito ay bahagi ng buhay upang tayo ay mas tumibay at mahima ang ating pagkatao. Paalam mahal kong mga guro, naway maibahagi pa ninyo ang inyong mga kaalaman sa mga susunod na mag-aaral ng paaralang ito. Paalam mga kapwa kong mag-aaral, sana ipagpatuloy ninyo ang inyong nasimulan at patuloy kayong magtiwala sa inyong kakayahan. Paalam mahal kong paaralan, naging saksi ka sa mga paghiya, pagsusumikap at bawat pagsubok na nilagpasan namin lahat. Hindi-hindi namin nalilimutan ang lahat ng mga karanasan na aming pinagdaanan sa lugar na ito. Ang paaralan ito ay may malaking bahagi na sa aming mga buhay. Bago magtapos ang talumpating ito, ay nais kong iwanan sa inyo ang isang bahagi ng mensahe mula kay Dr. Seuss. You're going to great places, today is your day. Your mountain is waiting, so get going! So Britain, Geronimo, and Britain, Ola, let us all be get going and climb that mountain that is waiting for us. Maraming salamat po at congratulations, Batch 2022 na Bulog Annex. Mabuhay! Maraming salamat, Irish, na way ipagpatuloy mo ang iyong magandang simulain. Ngayon naman po ay dumako tayo sa panunumpa sa mga batang nagsipagtapos ng Junior High School sa pangunguna ni Hazel Laika Kidet, batang may karangalan. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay nating bigkasin ang panunumpa ng mga nagsipagtapos. Kami na nagsipagtapos, Nala Roserio Geronimo Memorial National High School, Gulod Annex, ay taus-pusong nangangakong matapat naming itataguyod ang dakilang simulain at marangal na hadikain na itinuro sa amin ng inang paaralan. Sisikapin namin na maisagawa ang maging huwaran ng kagandahang asal, mamuhay ng may dignidad, gamitin at patuloy na pagyamanin ang kadluan ng karunungang aming taglay. Mananatiling laging tapat sa kabila ng maraming pagbabago at ipagtatanggol ang kanyang pangalan saan man kami naroroon. Kalinsabay ang paglilingkod sa ngalan ng poong may kapal, sa bayan at sa aking kapwa. Kasiyahan nawa kami ng dakilang lumikha. Sa punto pong ito, atin namang pakinggan ang mga awit para sa moving up ceremony na ito sa pamamagitan ng audio-visual presentation. Celebrate.
change. We face tomorrow as we say goodbye to yesterday. A chapter ending, but the story's only just begun. A page is turning for everyone. So I'm moving on, letting go, holding on to tomorrow. I've always got the memories while I'm finding out who I'm gonna be. We might be apart, but I hope you always know you'll be with me wherever I go. Wherever I go. So excited, I can barely even catch my breath. We have each other. Always knew this day would come. We'd be standing one by one with our future in our hands. So many dreams, so many plans. Always knew after all these years there'd be laughter, there'd be tears. But never thought I'd walk away with so much joy but so much pain. And it's so hard. I got you.
sa huling bahagi ng palatuntunan ay ang pangwakas na pananalita mula sa gurong namamahala ng Gulod Annex, Ginoong Alexander D. Tagulaw. Maraming salamat, Ginoong Roel Nunez. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa ikatatagumpay ng palatuntunan ito. Sa pangunguna ng ating butihing punong guro, Dr. Smalia P. Cabalan, lalong higit sa mga maasahan kong kasamahan sa GLG-MNHS Gulod Annex, sa masisipag na GPTA Officers, sa pangunguna ni Ginang Michelle B. Reduta. Salamat din po sa mga mag-aaral at magulang na hindi man namin kasama pisikal sa mga oras na ito, ngunit alam naman lubos na nagagalak sa kanilang mga puso saan man sila naroroon at nanonood ng ating palatuntunan. Muli, salamat sa inyo at hindi kayo bumitaw hanggang sa mga oras na ito. Mga junior high school completers, baunin ninyo ang aming pagbati at pagmamahal. Lagi ninyong tatandaan, gamitin ninyong puhunan ang leksyon na nalinang sa ating paaralan. Naway lagi ninyong baunin ang aming payo na sa pagsabak ninyo sa bagong mundo na kung saan maraming ang nagnanais na maging matagumpay, maging makapangyarihan, at maging mayaman, lagi ninyo sanang hahangarin pa rin na maging mabuting tao. Congratulations, Grade 10 Ola at Grade 10 Jeronimo, Batch 2021-2022. Pagpalain kayo ng may kapal at mabuhay kayong lahat.